mo. Ang laki na nabili namin tuna kanina, mga may. Mahigit 3 kilo kaya ito, mga may. Naisipan kasi namin mag-ihaw ng tuna. Kaya naman nung napadaan kami sa may bawang La Union, nagkasundo kami ng asawa ko na bumili nito. Nagulat nga ako, mga may, kasi hindi ko akalain na abot sa mahigit 3 kilo lahat ng panganang tuna na nabili namin. Tapos yung asawa ko, nagustuhan niya yung tanigi, kaya naisipan naman niyang bilhin ito. Pinakilungan niya yung isang buo, mga mami, kaso umabot ng 2,000 mahigit. Kaya sabi naman niya, kalahati na lang ito ang bibilhin namin. E pumayag naman si na kuya na kalahati lang ang bilhin namin. Ang pilihin namin part, mga mami, is yung may upper part, yung malapit sa ulo. Kasi nga naisipan din namin, masarap itong isigang pag-uwi namin ng Manila. Tapos yung ibang katawan nito, pinahati-hati na namin para at least meron kaming gawing kilawin o kaya ihaw namin, ganun. O kaya pwede rin namin isigang, mga mami. Ayan nga, kaya si na kuya, in-slice na nila ito, depende sa gusto namin. Go in up. Aparte nan. Durado. So habang nag-slice din ako, tinext ko na yung pinsan namin nang sabi ko mag-uwi kami ng tuna pa nga para inihaw. Dagdagan na lang nila ng ibang ulam pag-uwi namin. Kaya naman, may kung gusto niyo ng malalaking isda at nandito kayo sa La Union, daan kayo dito sa may bawang, mga mami. Paglagpas lang to ng town proper, mga mami, going San Fernando. Andito siya sa my left side. Pang ano eh, sashimi. Pang sashimi. Kapalim pa yung kilawon na ito, ano yung frozen mo? Kapalim pa yung frozen, sir. Kapalim mga frozen. Kapalim kita yung resort sa ito, ang nakita sa mga lalaking namin. Kilawon mo. Kapalimpay ka nung nga kilawon na ito, basta i-frozen. Iyawin min to di Manila. I won. What? Ay, ah, pagpampanitan lang. Dito lang ba ito? Ayaw. Ayan nga, pag-uwi ko, nakaprepare na sila ng sauce na kung saan namin ibababad ng konti yung tuna pa nga, mga mami. Sila ka excited, mga mami. Tuna barbecue. And of course, hindi ko forte ang pag-iihaw, mga mami. Wala akong pasensya dito. Kaya naman yung asawa ko ang nag-volunteer na mag-iihaw na lang, mga mami. Sinabihan ko na lang sila na pagsabayin yung dalawang panga para naman sabay maluto, para sabay din kami kakain. Kasi ba diba, mga mami, mas masarap ang inihaw pag mainit-init pa siya kaysa yung isa malambig na tapos yung isa mainit pa. Kaya ganyan. Yung mga anak namin, mga mami, sobra excited na rin. Kaya nung meron ng naluto ng konti na part, inuna ko na silang pakainin, mga
mga mami para at least ma-enjoy nila yung inihaw na isda. So syempre habang nag-ihaw yung asawa ko, hindi rin namin mapigil ang mga matatanda ang pagkukulo doon sa mga naihaw na part na luto ng mga saan lapay lang maksat? Kasi mas masarap talaga ito. Maksat ito, pakudin na ito. Kung mga sidan na ito. Di talaga ang pangtunong blata na. Ay, basi. Ay, nilig water na kan. Ito sing nukimpot yung raman na. Sinidasan namin yun. Gusto lang ang pangir. Tis tingnan, karoon nukimpot yung raman na. Doon natin kanyan talaga kami mag-usap. Kaya pasensya niya. Hindi kami nag-aaway yan. Kanyan talaga ang normal namin pag-uusap araw-araw. Matas yung boses ko at matinis. Ayan, kain na tayo mga mi.